Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ating programa sa umagang ito at narito po si Brother Mike para sa ating opening prayer. Ama namin sa langit, maraming salamat uli sa magandang araw Sabat. Maraming salamat sa pagtulong sa mga prayers namin at maraming salamat sa mga pagpapalang at tanggap namin sa nakaraang araw. Panginoon Diyos, sa mga po ito, kami po ay dumadalangin muli ng Banal Espiritu ang pumatubay sa amin sa araw-araw ang pamumuhay Kristiyano. Sa programa po ito sa Family Time, tulungan nyo kami mapagkaloob ang aming sarili sa paglilikot sa ipakalat habang kami naghihintay sa ikilang pagpulito. Panginoon Diyos, sa pangumaga po ito, dadalangin po mga may sakit at mga nakikinig. Salamat sa mga karanasan, sa mga pagpapala, sa kalusugan na aming naranasan sa araw-araw. Panginoon Diyos, patawarin ko sa aming kasalanan na gawa laban sa inyo. At maraming salamat muli sa mga pagpapala at pagguyod, sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa aming panampalataya. At tinutulong niyo kami sumunod sa inyong kautosan. Ito pong aming dalangin sa matulis mga Jesus. Amen. Amen. Brother Mike, thank you very much. Pakiayos ang microphone mo. Yun. Yan. Kasama po natin si Brother Mike ngayon. Bati ka muna, Brother Mike. Ay, happy Sabat po. Yun. Gayun din, kasama natin si Brother Miko. Brother Miko? Happy Sabat po sa lahat. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa panibagong buwan. Ang buwan ng mga pag-ibig. Ayan. Puso. Ang February. Yes. First Sabbath of February at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, kung saan man po kayo naroon, ay pinaparating namin ang isang magandang umaga, tanghali, gabi o hapon sa inyong lugar dyan. Salamat na kayo'y napadaan at nakasama namin ngayong umagang kay ganda sa dakilang araw ng Sabat na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang sa gayon ay ating ipanghiling, ating pahalagahan at bigyan ng kabanalan. Napakaganda po ng araw sa labas na nagpapaalaala sa atin ng kanyang pag-ibig para sa lahat. Nasa atin na lamang kung tayo magtatago sa araw. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo ngayon ay nasa buwang talagang bagong-bago, ang February. Nakita niyo naman sa harapan ko ano po at may mga puso. Salamat Brother Mike sa pag-alaala dahil tayo family. Welcome. Pag family ay meron diyan ito na atang Miko no. Ang magandang panahon na ang mga magulang ay nakikita mo na medyo may sweetness naman. 'Di ba? At paalaala sa ating mga couple. It's not always material things. Kailangan din eh mayroong feelings. Good morning and happy Sabbath sa inyong lahat. At magpasalamat tayo na tayo sama-sama ang dakilang pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa Kanya lang natin matatagpuan. Kaya't napakaganda po na tayo ngayon ay sama-sama dito pa rin sa ating programang Naic Family Time! Salamat! Napakagandang bungad ang Naic Family Time. At tayo muna ay handugan ng ating panimulang awitin. Papuri sa Panginoon na nagpapaalaala tayong lahat ay may katungkulan para sa bawat isa. Narito po ang ating mga awit. Still
Amen! Parang touching, nakaka-touch talaga po yung awit. Ano po? I will hold my people. Brother Mike? I will hold my people in my heart. At napakalaking responsibilidad po niyan, ano po mga kapatid. At kung ang bawat isa ay tinatawagan, tayo tumutugon. Minsan ay iniisip ko, ay ano ba ang ating pwedeng gawin? Tayo ba'y nagiging, ano tawag dyan, yung peacemaker? O nagiging panggulo? Diba? Minsan po naiisip natin yon na sana ay ang isipan natin ay tayo ay maging peacemaker at gayon din ay pag-ibig ang mapadama natin. Minsan ay nami-misinterpret. Ano po? Pero wala tayong iniisip na hindi magiging ikaayos ng lahat. Kaya may mga bagay na minsan ay hindi natin inaasahan. Ano po? Na tayo ay nagkakaroon ng mga kaisipan na ganito. Kaya doon sa awit na yon ay nais kong paalalahanan ng aking sarili. Yun. Kaya yun ang pinili ko na maging pambungad na awitin. Na lahat nawa ng aking iniisip at mga bibigkasin ay maging sa kapayapaan ng bawat isa at gayon din ay sa ikaliligtas ng bawat isa. Dahil parang ang, yun ba naalala mo ba, Miko, si Moses, no? Opo. Na yung kanyang mga tao ay mga Israelites. Siya po ang naging leader. At napakahirap nun. Di ba? Ano yung mga sitwasyon na minsan ay nararanasan din ng ating mga leader ngayon at gayon din ng ating mga yung bang mga tao na nangangasiwa para sa ikasisigla one at word. Ikapapayapa one word sa being isa. One word being the greatest leader si Moses is humbleness. Yun. Maging mapagkumbaba at siguro ay opo, babalik po ulit sa konsepto ng servant leadership. Yun. Kaya ako lamang po naman naibigay. Sa pag alay po, maging, di po alipin, pero di ko alam yung ibang term sa Tagalog. Pero ano tawag doon? Maging, ano servant. Nga ba? Servant? Service. Sa serving, Tagalog po, alipin po. Yeah. Tagasunod. Oh. Tagasunod eh. Tagasunod. Tagasunod. Yes. So, ayun po, ayun. Ang maging magaling na leader po ay kailangan marunong sumunod. Magaling pong sumunod. Obedience. Yes. Po yung libro pong biblical leadership. Yes. So, oo nga naman. Kasi magandang panimula ng taon bagamat tayo nasa ikalawang buwan ay ating limiin. Ang pagiging isang leader at gayon din mangunguna ay sadyang may kahirapan. Subalit, punta tayo sa Bible. Minsan may mga kaisipan ka na, bakit? Bakit pa ba? Yun, di ba? Kaya nababanggit ko lang dahil sa awitin na, here I am, Lord. And then, lead me and hold them in my heart. Yan. Ganun si Moses eh, ano po ang pag-ibig niya? Isamal po yung alin? Yung sumagot. Yung opo yung sumagot. Oo. Pero yun ang sinasabi ko po na sa paliwanag ng ating awitin. Kung meron kayong ibang paliwanag sa awitin, maaari nyo naman pong ikomento sapagkat tayo ay sama-sama rito sa ating family time. Ang sabi nga po, Naic Family Time. Sama-sama tayo. Comment po si Sister Malu. Uy. Good morning and happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po sa inyo. Good morning and happy Sabbath sa iyo, Sister Malu. Ayun. Happy Sabbath po. Thank you very much sa ating maagang pagkomento. At napakabilis ng panahon, hindi po ba? Nais kong banggitin ito rin. Isa pa rin po ito na pagpapaalala sa akin at dito sa ating pamilya rito. Ang sabi sa verse ng Kawikaan 29:25, samahan niyo po akong buksan ang ating mga banal na kasulatan o electronically, 'di ba, no? Digital way. Copy. Yeah. Yes, copy. Ang sabi po, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yeah. Ulitin ko lamang po, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag,
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Parang ito ay napapanong sa akin dahil ako ngayon ay may takot. Parang yung experience ko po ng this week lang ba yun? This week po yun. Diba, no? Last week pa yun. Last week pa yun. Last week. Tamo, parang lagi pong bago yung aking karanasan na para tuloy ako eh maraming katanungan. Yeah. At na talagang may takot na po ako. At ang napakaganda naman na pagkakataon, ito ang ating verse ngayon. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yeah, tiwala sa Panginoon ay kahit anong mangyari, mulan, bumagyo, mapait, matamis, malungkot, masaya, tiwala sa Panginoon Diyos. Yun ang number one na obedience to His will. Yes. So, kung ano man mangyari, tanggapin natin. Hindi man palagi masaya, hindi man palagi malungkot. At yan ay isang buhay Kristiyano habang tayo ay naghihintay sa second coming. So, we need to look forward to our destination, the heavenly kingdom. So, yan ang pampalakas ng loob. Wala na iba eh. Sa hirap ng buhay ngayon ay malulungkot tayo palagi. At sa mga balitang nababasa natin, talagang hindi tayo magkaroon passive thinking, eh, malulungkot tayo. Totoo po yun, mga kapatid. At ang mga plano mo sa buhay, yung may mga sarili kang plano, and then, napakabilis na pwedeng hindi mangyari, mga kapatid. Dahil ako ay malapit na palang mag 58. At patuloy pang nag-work. Ano po? At nung napapanood ko nga yung singing group, kailan kaya ulit ako makakasama? Oh, sa April po. Kailan kaya ako makakasamang makapagsimba sama-sama? Kaya medyo touch. April, May, and June. July. Naiiyak. Ayan. Sapagkat malapit nang dumating si Jesus Christ at naway tayo'y sama-sama at patuloy na maglingkod sa Panginoon. At dalangin ko na maalis yung takot sa aking puso. At gayon din, dalangin ko na laging isa puso at isa isip sa akin ang pag-ibig sa kapwa at gayon din ang mga minsan ay mga binibigay mong mga salita ay maging maganda ang resulta nito. Yun lamang po naman ang ating hangad dito sa ating programa din. At kaya nagpapasalamat tayo na patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng ganitong mga oras na patuloy tayong sama-sama ng malaya. Sapagkat darating po ang panahon na hindi tayo malayang makapagbubukas ng ating banal na kasulatan at malayang makapagbibigkas ng kung gaano ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat patuloy pa rin tayong ginagabayan. Kaya dun sa mga may birthday, happy birthday po sa inyo. Sino-sino nga ba, Miko, yung may birthday? Si Pastor Arnie po. Ayun, po, Pastor Arnie, happy birthday po. Dating district pastor natin, po. No? Happy birthday po kay Ate Halel. Uy, Halel, inaanak. Happy birthday sa iyo. Gayun din, happy anniversary kay Brother Bensur and Sister Olive Nazareno Tal. Happy anniversary po. Nazareno Sales. Sales po, Sales. Sorry po, masyado napaano yung aking ano. Happy anniversary. Alam ko na nasubaybayan natin ang inyong paglago. Ayun, bilang mag-asawa. Kaya kami nagpapasalamat na sa inyong anibersaryo ay matagal na. Mula pa ng ano yan, ha? Kaya panalangin natin lalo pang maging close and also mainit ang inyong pag-iibigan. Mainit na. Mabati po si Sister Angie. Uy. Good morning and happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Sister Angie. Yan, kapatid ni Malu. Ang sabi ko nga po, yung init, laging painitin yan, pagliyabin ang pag-ibig. Lalo na sa panahon pala na ito na mga puso. Yan, alala ko pa noon yan. Kaya, at nagpapasalamat tayo na naaalala natin yung mga ganyan mga okasyon. Oh, sabi ko nga po, it's not the material things only, but also the feelings of love. Yan. Love in the air. Tama? Kaya salamat. Yan po ang ating mga leaders sa ating singing group. Sister Olive
Olive Sales at si Brother Bensur Sales. O, balik na rin natin. Brother Bensur Sales, Sister Olive Sales, ang mga leader natin na nagtsatsaga sa mga mga-aawit na minsan eh mga pasaway din naman. Ayun. At nagpapasalamat tayo na sila ay laging nandyan. Nagpapagamit yung pong kanilang talento para sa Panginoon at nakakasama natin dito sa ating programa. Di ba, Miko? Kaya salamat sa kanilang talento. Ang sabi nga, yung tight daw ay tight. Tama? Pagiging katiwala ay maging ang talento ay pinagkakatiwala natin. Awitan natin sila ng birthday song! Ah, ayan, eto. Alam ko meron pa isang magkinasal ng February eh. Para sila Neneng. Yes! Yeah. Pakita nga yes. Po yung background music. Yung background natin. Si Sister Pearly Nazareno Miranda at si Brother Ramon Miranda. February din yan. Ang pag-ibig ang siyang luwaganap sa bawat isa sa inyo na nag-a-anibersaryo ng buwan na ito. At bumabate po si Sister Mercy ng Blessed Sabbath Day, Sister Amy, Brother Mike, Brother Miko, ingat po kayo palagi. Happy Sabbath po, Sister Mercy. Blessed Sabbath Day din po sa inyo. Yes! Awitan natin. So, susunod na Sabado, yung isang kopo lang ating batiin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Muli po ay happy birthday sa mga nag-birthday nitong buwan ng February. And happy anniversary, Brother Bensur and Sister Olive Sales. And God bless po sa inyong lahat. Napakaganda, ano po. Kaya po, maraming salamat at magandang umaga, Luzon! Visayas! Mindanao! Ayan! Pilipinas kong mahal! At ingat po lagi, mga kapatid, upang sa gayon ay tayo sama-sama dito. Narito po para tayo laging malakas at gayon din ay may ngiti sa labi. Kailangan healthy. Kaya narito po ang ating ulat, pangkalusugan! Magandang araw po sa ating lahat. Ating pong pag-usapan ang panalangin at ang immune system. Alam natin na ang panalangin nakakatulong sa mga nagkakasakit, sa may sakit. Pero paano po ito nagaganap? Marami na po mga pag-aaral ang tinanggwa para sa epekto ng panalangin at ng ating kalusugan, lalo na sa mga may sakit. Una po, ang panalangin po ay nakakapagbigay sa atin ng relaxation. Kapag tayo po ay relax, ano po, bumababa ang blood pressure natin, nababawasan po yung mga maaaring mag-trigger o magsimula ng pagkakaroon natin ng anxiety o ng stress. Sabi po, nag-enhance po ito ng ano, nagdadagdag sa ano, sa pag-asa ng isang tao at ang kanyang inaasam. At ito po ay nagkakaroon ng positibong epekto sa ating kalusugan. Bibigay po ito sa atin ng ano ng spiritual at loving presence at pakikiugnay natin sa ating Panginoon na pumupunta ito sa ano po sa ating isang ano tinatawag na universal ang consciousness. So, hindi natin po ito iniisip. Dumadaloy na lang at dumadating na lang po sa atin. Kapag tayo po ay may pakiramdam positibo, mas ano tayo, mas maalap tayo, mas nagagawa po natin magpasalamat, maging mapagbigay, magkaroon ng ano po, ng awa at higit sa lahat, pag-asa. At ang mga bagay itong nabanggit ko, ito po ay nagbibigay ng mabuting pakiramdam. Sa pananalangin, nakukonekta ang ating mind, body, and spirit. So, tayo po ay nagiging kalmado. So, binabawasan po nito ang pag-release ng cortisol at ang iba pang hormone. Ito yung mga hormone na ano po, nagdadala ng stress sa atin. So, kapag ito po ay nababawasan,
nababawasan po ang impact nito sa ating ano, sa ating stress at gayon po bawas po ang ano, ang paglaban nito sa ating immune system. So, sa ganoon po nagkakaroon tayo ng kagalingan. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Rebecca Talon, para po sa napakagandang advice sa atin. Ano po? Ano? Positive ano, mga impact sa ating buhay. At totoo naman po, kapag medyo ang pakiramdam mo ay hindi maganda, ay hindi ka naman din makapagbigay ng pasasalamat na talagang yung naayon po. Kaya salamat sa mga paalaala, Dr. Rebecca Talon. At narito, meron tayong video po, mga kapatid. According to a 2-year study of more than 3,000 school-age children, video game addiction has been associated with problems in youth, including depression, anxiety, social phobias, and lower school performance. Those who stopped being addicted ended up with lower levels of these same symptoms, but still higher levels than the control group of children who never became addicted. That's a fact, but there's hope. The American Academy of Pediatrics recommends that parents limit screen time to no more than 2 hours per day, including television, videos and DVDs, and video games. In doing so, you can decrease your child's risk for poor school performance and mental health problems. Ayan, isa pa rin yan paalaala sa atin, lalo na sa ating mga kabataan na mahilig sa mga gadgets. Ano po, kailangan may limitasyon. Lahat ay may limitasyon. Dahil kung wala, ay hindi maganda rin po ang maidudulot. Kaya tayo naman ay umawit din sa ating exercise song. Lean backward to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Galaw-galaw kahit nakaupo. Ano po mga kapatid? At yan ay isang napakaganda ring dulot ang maibibigay sa ating mga kalusugan. Hindi lamang sa physical kundi spiritual, because love lifted me. When no one else could help, love lifted me. At ang love na yan ay magmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat po sa ating Panginoon sapagkat tayo patuloy na pinapaalahanan. Ngayon po mga kapatid, ay dako po tayo sa ating Bible gems na spiritually health para sa ating kalusugang pang-spiritual naman. At bago po yan, narito po muna ang special number. Oh,
panahon, malapit na, malapit na ang pagdating na. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawagli kahit isa. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating na. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Ayan, maraming salamat Sister Evie Ronquillo. Ang Naic Family Time ginunto ang ginang ng gabi ng ating family banquet. Salamat po. At kung nakita niyo po yung kanyang sash, talaga pong nirequest ko na kanyang isuot upang sa gayon ay maging alaala sa atin ng mga kaganapan noong tayo ay nagkaroon ng year end. Thank you very much Sister Evie Ronquillo sa iyong awitin. Malapit na at sadyang malapit na po. Kaya lahat tayo ay maging handa. Yan ang sabi po sa awitin. At ngayon mga kapatid, bigyan po nating daan ang puso ng ating programa, ang Bible Gems. Walang iba kundi si Pastor Bong Fidakan. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabbath. Welcome po muli sa ating pong Gems, kung saan natin pong pagtutuunan ng pansin ng isa sa mga teksto sa banal na kasulatan. At ang ating pong text ngayon ay masusumpungan sa 1 Corinthians 15:58. Ito po ang sinasabi, "Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Yan, mga kapatid, doon napaganda ng teksto ngayon. Galing po kay Apostle Paul na binabanggit niya sa mga miyembro doon sa Corinthians. Ang sabi po niya dito, para rin sa atin ito mga kapatid, no? Para rin ito ay encouragement sa atin. Meron pong tatlong binabanggit dito si Paul. Be firm, no? Tayo po daw po mga kapatid ay maging matatag sa pananampalataya. Lagi po tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon na hindi tayo nasisway na kung sino man, mga kapatid. No? May narinig tayo dito, maniniwala tayo. May narinig tayo sinabi ni ganito, ay maniniwala tayo. Hindi po, mga kapatid. Ang dapat lagi nating binabalik-balikan na nagtuturo sa atin o nagsasabi sa atin ang dapat nating gawin ay ang banal na kasulatan, mga kapatid. Pag hindi tama sa banal na kasulatan, kahit sino pang Poncho Pilato, mga kapatid, ang nagsabi sa inyo, huwag po kayong maniniwala. This is what it means to be firm, mga kapatid. No? Huwag po natin hayaan ang sarili natin na tayo po ay masway ng kung ano pa mang mga turo. Maaari siguro na narinig nyo ito o napakagaling nung nagsabi, pero kung titingnan po natin, tama ba ito? Sang-ayon ba ang banal na kasulatan dito? O sang-ayon ba ito sa banal na kasulatan? Tayo po ay dapat maging firm. Ang pangalawa, mga kapatid, immovable. Almost the same din, synonymous yung be firm and immovable, mga kapatid. Now, pag sinabi pong immovable, ibig sabihin hindi po tayo pupunta sa ibang mga lugar, nandun lang tayo. Marami po kasi mga turo at maraming mga tao at sinasabing dito kayo, pinapapunta tayo doon pero nakikita natin parang okay naman yata sa atin. May mga pagkakataon mo mga kapatid, ang pinagtutuunan natin na pansin yung samahan, no?
pinapapunta tayo doon, maglumipat tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi naman yung samahan ng mundong ito ang ating pong hinahanap. Ang pinaka-importante po mga kapatid, yung pakikisama natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang nagligtas sa atin. Let us not be immovable. No? At pangatlo po, binabanggit dito na tayo po ay mag-excel, mga kapatid. Gawin natin ang pinakakaya po natin, no, na makapaglingkod, na gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Maari pong sabihin po ng iba na parang yan lang ba magagawa mo? Eh kung eto po talaga eh. Eto na yung ating pong lakas, ibinuhos natin. Alam niyo po mga kapatid, walang masasayang. Kapag ang ating pong energy, yung ating pong mga isipan, mga talento, no, yung ating pong mga kayanan, magagawa, ay gagamitin natin sa gawain ng ating Panginoon. Dahil po, binabanggit po dito, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, maaring iniisip ninyo na parang sayang na yung panahon natin. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag ginugugol natin ang panahon natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung ating pong paglilingkod ay hindi nasasayang. It will not be wasted. It will not go in vain. Kaya nga po mga kapatid, no, napaganda na binanggit ni Pablo dito. Let us be fear. Let us not be movable, and let us always excel in the work, because we know that everything will not be in vain, but it will be beneficial, and God will accept our sacrifice and our offer to work for Him. Kaya nga po sa umaga po ito mga kapatid, patuloy nating italaga ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon. Patuloy natin na ibigay ang ating buhay sa Kanya, sapagkat yan ang pinaka-importante sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga po ito. At happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy Sabbath po, Pastor Bong Firakan. At maraming salamat po sa napakagandang iniwan niyo sa amin. Yung salitang tatlo, ano po? Be firm at huwag tayo maging movable. Yan. At saka mag-excel. Ano yan? Excellence? Excel. Excel, yun. Parang kahawig ng excellent, di ba? Yeah. Excel on everything that we do. Ay, at napakaganda po yan na paalaala sa atin at ang tugon ng ating mga mang-aawit. Jesus is coming! Get involved! Yes, get involved at wag daw po nating isipin na masasayang ang ating mga ginagawa. Opo, para po diba? Maging consistent. Yes. So lahat po yung sabi pong konsepto na yon ay tungo nga po sa consistency. Pag firm po tayo, pag tayo po ay practice, nagtutuloy-tuloy sa ating ginagawa, kahit isa lang bagay po yan or dalawa, ay consistent po na gumagawa, ay mas maganda po yan kaysa sa madaming ginagawa pero walang wag na pala tapusin yun. Wag pala tapusin yung phrase na yun. Pero mas maganda po na may ginagawa po tayo. At isa lang ang goal. At yun po yan. The goal is... Sabi niya, waste of time. Yun. The goal is to serve God. Opo. Para show the love of God. Kasi napakalapit na po ang kanyang pagdating. At naway... Ako din minsan nakakapag-isip eh. Ang tagal na nating nandirito sa ating pananampalataya. Minsan eh para bang asa yun na ang yung mundo. Lalo na minsan kapag minsan na nangyayari din po sa church, hindi po ba? Minsan ay hindi na nagiging masaya dahil yeah. Parang dinadala mo na lahat. Opo. Parang gano'n, nangyari ba sa inyo yun? Di ba tao lang naman po tayo? Madalas. Yes, nakakapag-isip tayo na parang kinakausap mo na ang Diyos na ginawa mo naman lahat. Parang gano'n, ibigay mo ang lahat and yet... Kanta pa tayo. At the end, parang hindi pa rin sila masaya, hindi pa rin sila natutuwa sa'yo o hindi ka pa rin, feeling mo lang yun.
Sana nga, I feel. Feeling po, hindi pa rin po satisfied. Yun, yun. Kanta pa tayo. Feeling mo lang yun, kapatid. Kapatid, ayan, kausap ko ba ang aking sarili? Naisip lang po, nakapag-isip ako kanina ulit na itungo po natin ang paningin sa taas. Yun! Kasi talagang last week po talaga, parang ang hirap po tumingin sa kahit saan eh. Sa taas na lang. Hindi po sa taas, ano, tumitingin na po sa lahat. Kasi, yun, mahirap tignan talaga ang lahat. Ay naku, lalo na po. parang napag-isipan ko rin yan, Miko. Sa last week, sabi ko, bakit po ganito? Wag na lang natin ilagay, ibigay hindi, yung pinaka-ano. Sabi ko lang, naisip ko lang, bakit po ganito? So, this, sa morning, oh, ganda gising ko, pero medyo napaaga ng konti. Well, praise the Lord, dahil maaga ka. Pero sabi nga po, napag-isip nga ako, yung atin, connected sa lesson natin, di ba? Yes, so, maganda po ang lesson natin, mga kapatid. Focus natin ay hindi sa world, kundi out of this world, sa taas. So, yes. Napaisip lang po ako, no? Yes, yeah. Totoo yan. Yeah, paalala sa atin every morning, when we wake up in the morning, kneel down and pray, devotion ng kapraso, at para reminders about tanampalataya na we need to have our hope every day. So maligaya palagi. Kahit na may problema, everything must go on. So, but sometimes, nandahan dyan talaga yan. So we need to move on. Kasi Jesus is always there. Jesus is always caring. So huwag malungkot. Tuloy-tuloy lang. Huwag namamaya sa buhay ng it's a practical life. Kung ang buhay ng tao ay hindi man, parang smooth sailing. Lang ganun ang buhay na tao. But again, sabi nga din sa Adventist Home, ang ating character ay dinidevelop na ngayon before the second coming of Jesus Christ. Hindi natin pwedeng i-develop ang character kapag namatay na tayo. Something to think about that. Before, siyempre, lahat ng tao mamamatay. So, itong ating character building ay habang tayo ay naghihintay kay Jesus Christ, yun ang character natin. At there's no other way na paraan na tayo mag-chase ng character after na malagutan tayo ng hinga. So, think about it na, oh nga Lord, forgive me. Patawarin niyo kami sa aming maling konsepto sa ating pananampalataya. So, araw-araw, tayo ay tinatama sa ating paglago ng pananampalataya. Dito sa nasabi sa Adventism, it's really coming from the house. So, kung paano tayo lumaki, ganun tayo lalaki sa loob ng bahay. At sabi nga, yan ay binabago ng Holy Spirit. So, lahat tayo nakakamali. Opo, wala namang perfecto. Nalala po yung kanta. Someone is praying for you. Yeah. Maganda yun. When it seems you're all alone. Yes. Someone is praying for you. At isa pa, yung ating din tema, stand still and let God move. Parang nawala na yung background natin, kaya parang hinahanap ko. Okay, lagay natin. Anywhere with Jesus. Anywhere. Lahat po ng mga awit natin ay pwedeng maging bahagi ng ating buhay. Yeah. At so, talaga namang... Yun po, at balik po tayo sa ating goal na specific goal, objective, na pumunta po sa taas at makasama ang... Yeah. Amen. At totoo po yan. At so, nice ko rin. Kasi talaga po, pag madami pong goal na gustong gawin eh. Yun nga, kaya lang sabi ko kanina po, pag lahat po tinitingin. Tinitingnan mo yun, lahat. Hindi mo makawala sa focus. So, focus po tayo sa isang bagay every day para... Pero napakadakila ng Panginoon, ano, lahat nakikita niya yung mga ginagawa ng kanyang anak. Yung mga kasalanan. Lahat nakikita niya. Parang naisip po, andun yung kanyang mahabang pasensya sa atin. Andun yung kanyang pag-ibig. Talagang pag-ibig na walang hanggan kahit na ang tigas ng ulo ng kanyang mga anak. Yeah. Kasi nakikita niya lahat eh. Para ba yung camera? Kapag may camera ka sa isang lugar, nakikita mo, di ba? Parang sumasakit ang ulo ko. Pero ang Diyos, parang andoon talaga. Talagang siya ang napakabuting halimbawa. Opo. Na at, siya ay pumunta dito sa lupa. Yeah. Nagpakatao at kung paano ang reaksyon at ang balik sa kanya ng tao ay patuloy pa rin niyang minahal. Isang aral na talagang dapat nating isa puso, isa isip at isa gawa. Opo. Mahirap gawin. Amen. At nababate po si Sister Tina Stoncedo. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Ayun. At si Tita Ana po. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Happy Sabbath po.
Ako din bumati. At bumati din po. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath po sa inyo. Yes. A few more minutes to go, right? About yes. this Adventist home, no? Tungkol sa tahanan. At sabi din po, happy anniversary, Brother Bensur and Sister Olive Salas. God ako bless. Dun. Yes, God bless. At Brother Mike, bago ka tuloy yung magpatuloy, guys, kung ipasok natin yung pasasalamat ng ating kapatid. Dahil sa malapit na ang matapos itong ating, yung bang mga early months of 2023. Kaya narito po siya. Happy Sabbath po. Ako nga pala si Evelyn Conde, taga Timalan po. Nagpapasalamat po ako sa 2022 na kami ay safe at malusog ang aming pangangatawan ng aking anak. Bagamat kami ng dalawa na anak ko, patuloy kami pumupuri sa Panginoon. Hiling ko sa 2023 na sana makasama ko ang anak ko sa pagpuri sa Panginoon kasi magkaiba kami ng pananaw. Subalit sa tulong ng Diyos, alam ko na darating ang panahon na makakasama ko siya at sabay kaming maghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Thank you po and happy Sabbath po. Ayan, happy Sabbath sa iyo, Sister Evelyn, at salamat sa pagpapaulak mo na i-share natin ang iyong pagpapasalamat. At mga kapatid, idalangin po natin ang kanyang hiling at dalangin sa ating Panginoon na magsama-sama sila bilang pamilya na may iisang paniniwala at pananampalataya. Sapagkat yan po ang goal ng ating programa. Ano nga ba ang programa natin? Tayong tatlo naman. 1, 2, 3. Naic Family Time! Salamat! Ano, Brother Mike, meron kang idadagdag sa ating Adventist Home mula sa sulat ni Ellen G. White? Ito, nasa chapter 1 pa rin tayo na yung atmosphere sa loob ng tahanan. So, ang tahanan ng talagang puso ng lahat ng pangyayari. Okay? Can you hear me? Yes, yes. Okay. Yung nga, sabi nga, household, family, yan ay makatulong sa community. Oh, yes. Ayun. Ayan po, chapter 1 pa rin tayo ng ating Adventist Home at naway ang ating mga role bilang mga magulang at mga anak ay naroon lagi. Po, para maging household of faith. Yes! Siyempre pa. At narito, meron pa ba akong nakalimutan sa atin? Ang ating lesson study ay napakaganda po. Yeah. Okay. Kasama rin yan sa Family Matters. Ano po, may mga, ang tawag dyan, ang pamagat ay dealing with debts. Yung ating mga pagkakautang. Oh, yan po. Mga kapatid, narito mga ilang mga slides. Papakita po ni Brother Miko at salamat sa ating brother. Ano nga pa pangalan nung nagbigay ng slides na yan? Matatagpuan niyo po yan sa online at yes. Ang sabi doon sa website niya ay WWS. Ano nga yan? Napapakita mo na ba, Brother Mika? Apa. Ayun, dealing with that. Ayan. Yan po ang lesson natin. At pakita mo yung ating memory. Ayan. Ang sabi po, yan ba ang ating memory verse? Hindi ata. The rich rules over the poor. And the borrower is the servant to the leader. Uy. Lender. Ay, lender. Sorry po. Proverbs 22:7. Ulitin mo nga, Miko. Basahin mo nga. The rich rules over the poor, and the borrower is servant to the leader. Proverbs 22:7. Ayan. Paalala sa atin yung mga kapamilya, mga kaanak, at mga minamahal nating mga kasama sa ating pananampalataya. Ang sabi, marami po tayong dapat pag-usapan at pag-aralan dyan. Matagal lang kaaralan lesson study, but yung lesson study natin yun, detalye talaga sa practical application na magiging isang katiwala, no? Oo. Yung cosigner sa utang na yan. Wala tayong kinalaman. Sabi nga, it's exactly, sabi nga, huwag mong gagawin yan. Yes. Huwag kang magkocosign sa utang na may utang. Like, right, kung may utang siya, at kung pwede siya magbayad, ba't kukuha pa siya ng cosigner? Kaya hindi ka siya makakuha ng utang dahil hindi niya kaya magbayad. Makes sense, no? Hindi, at saka kasi, hindi lang siya, hindi lang ang taong nag-sign ang naapektuhan, kundi buong pamilya po, mga kapatid, nawawala tuloy yung kanilang kapayapaan sa pamilya.
At napakaganda rin po na sabi doon eh, kung tayo ay gagamit ng ating mga credit card. Ayan, napakaganda po. Sapagkat yeah. ngayon ko lang din narinig sa lesson study yan. Uh-huh. Dahil siguro napapanahon, napakadali na po ang mangutang. Di ba? O, utang. Parang, Lord, help us. Ano bang nagmadali tayo, pero siguro ay kalooban pero, na din. Na-check ko po the other day, mumuha naman po utang. Yan, parang tayong tatlo, ay, mukhang... Sabi nga, mas maraming utang, mas marami tayong bibili, walang katapusan. Yun ang, karoon tayo ng cash management. Pero kung mangungutang ka tungkol sa paggawa ng bahay mo, o sa paggawa ng simbahan, sabi niya, kung may iwasan ng utang, iwasan. Pero kung may bahay kang gagawin, tulad ng Rialto, sabi niya, you know Mike, bili mo na itong bahay na ito kasi tataas ang presyo. Which is sometimes, paano ba nga yun? Ipangutang mo na ang down payment kasi sabi nga, yung bahay ay investment na ito ay titiran mo masyadong mahal. Pero kung mangungutang dahil bibili ng damit at gadgets, ibang issue yun. Yun nga sinabi naman po sa lesson at hindi naman kami ang nagsasalita din, no, kundi ang ating lesson study. At alam ko po na na-review nyo yan. Marami po mga pinapakita mga slides, Miko, no? Pwede ko po magpakapagpakita. At napakaganda po na i-share din ninyo sapagkat yun naman din ang objective ng mga online na mapagkukunan natin ng lesson study. Ang i-share at yung ating pong lesson na ginagawa ni Pastor Alexis Mercado ay i-share yeah. din. Gayun din po sa NPUM na yung ating oras ng pag-aaral. NPUM? Ay, NPUM. Di pa, sino po? Ano ba yun? CLC? O, yun. Sino po? NPUC po. Ah, yan. Patawarin po. Ayun. Ay, i-share din. At ito po rin ating programa bilang pamilya, i-share din. Kaya sharing is caring. Yes. At ang isa nating mga goal ay ang lahat po, tayo ay makasama. Pong slide, oh, ayan, slide, oh. Salamat dun sa nagpo-post po nito sa Google. Yeah. Sino nga ba 'yon, Brother Miko? Puro nalimutan ko and maybe next time we put credits at ilagay natin yung kanyang pangalan. Kaya salamat sa kanya. Kung wala po kayong mga lesson study ay pwedeng i-share tong PowerPoint na to at lahat naman halos ay may gadget na at may paraan kung paano ito mabuksan. Kaya salamat po at narito ang ating meron ba tayong mga pagbati, Miko? Ano po? Okay, kung wala po ay narito ating closing song, kasama pa rin natin ang ating mga singers na nagpapagamit ng kanilang talento sa pag-awit. We will, as for me and my house, we will serve the Lord.
Narito po si Brother Miko para sa ating closing prayer. Let's close your eyes and pray. Our Father in Heaven, Lord, thank you for this wonderful Sabbath morning you've given to us to worship you and for us to rest later on from today from all our work, Lord. Guide us as we go to our churches and worship you. All the programs that we are conducting, Lord, may it glorify you. And spread the message and to guide others to your path. Lord, I pray for our debts and our debt doors. Lord, forgive us for our debts and may we use your talents, your things wisely. Lord, change our hearts and minds to be more like you. Lord, we are sinful. We are not perfect, but you, O Lord, are perfect, and you make us perfect. Lord, I pray for all the churches around the world, all the way down to the small groups of believers. And may your will be done and prepare us for your soon return. And forgive us and Lord, our sins have come against you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Narito po si Brother Mike. Brother Miko. At ito po ang inyong lingkod, nagsasabing, to God be the glory, Sister Amy po.